Mommy, Mommy! Kinakalabog ni Yam ang pinto ng guest room kung saan si Tamara. Kasama nito ang matandang yaya ni Jan. Bumukas ang pinto. Baby! Agad na niyakap ito ni Tamara. I miss you, baby! Pinupog niya ito ng halik. I miss you too, Mommy! Sagot naman ni Yam at yumakap din sa kanya ng mahigpit. Iha, halika na. Mag-almusal na. Ngumiti dito si Tamara at tumayo. Hinawakan niya ang kamay ni Yam at sabay na silang naglakad papuntang hagdan. Bumaba sila, bumitaw si Yam sa kanya at tumakbo papuntang dining room. Nakita niyang yumakap si Yam sa tatay ni John. Nakaramdam siya ng bigla ng hiya. Bumitaw naman si Yam at tumakbo kay John na galing kusina. Nakasuot ito ng pang-opisina pero naka-apron at may dalang plato. Hi baby, where's mommy? Ginising mo na ba? Tinuro ni Yam si Tamara na nakatayo sa di kalayuan. Napangiti naman ang husto si John. Agad itong nagpunta ng lamesa at nilapag ang daladalang pagkain. Lumapit ito kay Tamara. Halika, Tams! Hinawakan ni John si Tamara sa magkabilang balikat at giniya papuntang dining table. Tumayo naman ang daddy ni John. Welcome home, iha! Niyakap siya nito. Napangiti na lang si Tamara. Kaya naman pala biglang nagsipag magluto itong si John dahil may special na bisita, sabi ng daddy ni John. Sit down, iha. Sumunod naman si Tamara. Umupo naman si John sa tabi ni Tamara. Si Yam naman sa katabi ni Madam Ami. Gusto kasi nito na siya ang magpakain sa apo. Tamara, iha, salamat ha, sabi ni Madam Ami. Salamat po, San. Forgiving us, Yam. Ngumiti lang si Tamara. Hindi naman sa abuso ako, iha, pero sana bigyan niyo uli ako ng isa pang apo, baby girl naman. Nanglaki ang mga mata ni Tamara sa sinabi ng Madam Ami. Ito laging excited. Kasal na muna ang unahin. Parang natutuyuan na ng laway si Tamara sa mga pinagsasabi ng magulang ni John. Napainom na lang siya ng tubig, tumingin siya kay John sa pamamagitan ng gilid ng mata niya. Nakita niyang ngiting-ngiti ito. Bakit kaya ako ang hinihinga ng apo ng mga ito? Bakit hindi nila hingan si Martina? Sa isip niya at bigla-biglang parang nagngingit-ngit na naman ang kalooban niya. Tams, kain ka na madami ha. Naglagyan ni John ang pagkain ng plato niya. John? Yes, baby. Mabilis na sagot ni John kaya napahagik-hik ang mami nito. Kahit ang daddy niya napangiti ng husto. Pasimpleng irap naman ang pinukol niya kay John. Nginitian lang siya nito. Yung offer mo na pwede ako dito habang nandito si Yam. Pwede pa... Of course, pwedeng-pwede. Sabi ko naman sa iyo, diba? You can stay here as long as you want. Putol ni John sa sasabihin ni Tamara. Para kay John, hindi na kailangan makiusap ni Tamara. Dahil kung siya lang, gusto niya habang buhay na itong tumira kasama niya. Salamat, tipid niyang sabi. Sa office ni Tamara. Busy si Tamara sa mga ginagawa niya nang bigla pumasok si Anna. Hi Ma'am Tams, flowers for you from Mr. President. Lumapit ito sa kanya at inabot ang bulaklak. Tiningnan niya ang greeting card. Napangiti siya ng mabasa na kasulat. Kape ka ba? Hindi mo kasi ako pinapatulog kakaisip sa'yo. Good morning, beautiful Tamara. From Mike. Si Mike talaga. Tumingin siya kay Anna. Thanks, Anna. Hi, Ma'am Tams. You're such a lucky. Ngumiti lang si Tamara at muling lumabas si Anna. Nagpakabisi uli si Tamara. Mga ilang minuto lang pumasok uli si Anna. Rapunzel. Napaangat ng ulo si Tamara. Flower again, Miss Rapunzel. Napakunot ng noo si Tamara. From? From Vice President, sagot ni Anna. Binigyan niya ng questionable look si Anna. Lumapit si Anna sa kanya at binigay ang bulaklak. Tiningnan niya ang greeting card. Good morning, baby. I love you, and I love you, and I love you, and I love you. From John. Tumingin siya kay Anna, nakangiti naman ito sa kanya. There's more, sabi ni Anna at agad na nagpunta sa pinto. Binuksan nito ang pinto at sumenyas mula sa labas. Maya-maya lang may pumasok na lalaki na may dalawang bulaklak sa magkabilang kamay na nasa vase. Mas nagulat siya nang may pumasok pang mga kasunod na dalawang lalaki at may dalading bulaklak. Lumabas ang tatlong lalaki pero muling pumasok at may pinasok na uling bulaklak. Halos mapuno ang office room. Umalis ang nag-deliver ng bulaklak pagkatapos maglagay ng lahat ng bulaklak. Ma'am Tams, ang haba-haba ng buhok mo. Mas mahaba pa ata sa buhok ni Rapunzel. Ngiting-ngiting sabi ni Anna. Wow, what's this? Kailan ka pa nagpalit ng business, ha, Tams? Flower shop ba ang gusto mong business?
Sabi ni Chelay, nakakapasok lang. Mas malupit si Vice President kaysa kay Mr. President. Grabe, Ma'am Tams, ang problema. Ang sarap-sarap ng problema mo. Sabi ni Ana at lumabas na ito ng opisina. Umupo naman si Chelay sa tapat ng desk niya. Agad nitong kinuha ang isang bukay ng bulaklak sa desk at tinignan ang greeting card. Ganon din ang ginawa niya sa isa. Kanino galing ang mga yan? Tanong ni Jelay at tumingin sa isang katutak na bulaklak. Kay Jan. Tipid niyang sagot. Wow, so sinong pipiliin mo? The President or the Vice President? Jelay asked. Tumayo si Tamara at hindi nita sinagot ang tanong ng kaibigan. I have to go, Jelay. Ikaw na muna bahala dito. I'm going to Mike. Wait, wait, wait. Don't tell me you're choosing Mike? Nanglalaki ang mata na tanong ni Jelay. Ngumiti lang si Tamara at iniwan na ito. Tarantang kinuha ni Jelay ang cellphone niya. Tinawagin niya agad si Jan. Hey Jelay, kamusta? Tanong agad ni Jan. Jan, wali, wali, wali. Tamara is going to Mike right now. Isang katutok na bulaklak ang pinadala mo, but then, si Mike ang pupuntahan niya. Take note, he had just sent a bouquet of flower. Walang preno nitong litanya. What? Ouch, don't shout! Singhal ni Jelay kay Jan dahil sa lakas ng boses nito. Kanino bang walang kwentang idea yun? Tanong ni Jelay. Hay, kainis ka, Jelay. Anong walang kwenta? Nakakakilig kaya yun? Narinig niyang sigaw ni Rika mula sa kabilang linya. Well, sorry Rika, dahil wali ang plano mo. Hindi ubras isang Tamara dahil lang ganun. Sa Miller's Company. Rika, paano na to? Masisiraan ako ng bait nito eh. Tapos na ang oras ko kay Yam. Hindi ba lang ako nakascore man lang? Tuwing lalapit ako, tinatarayan agad ako. Nagtinginan si Mark at Rika. Si Rika din kasi ang nagsuggest na magpadala ng isang katutak na bulaklak. Ano kaya kung haranahin ko? Sabi ni Jan. Nagtinginan uli si Rika at Mark sabay tawa ng pagkalakas-lakas ng dalawa. Ano ba naman to? Marahas niyang nahaplos ang gilid ng ulo niya sabay sandal. Grabe, kung gaano ko kabilis napasagot si Tams, ngayon hirap na hirap ako. Kahit makalapit man lang. That's life, dude. Hindi araw-araw Pasko. Natatawang sabi ni Mark. Kinuha ni Jan ang relaxing handball at binato kay Mark. Kakainis ka. Ikaw may kasalanan nito eh. Tinawalan lang siya ni Mark. Sa mansyon ng Millers. Nasa living room si Tamara, Rika at Jelay. Sumama ang mga ito sa kanya dito. Gusto daw ng mga ito na makita si Yam. Anong oras ang dating ni Jan? Tanong ni Jelay. Maya-maya pa yon, mga 8. Sagot ni Tams. Wow, alam mo kung anong oras ang uwi talaga. Inaabagan mo ang pagdating niya, no? Tigilan mo nga ako. Siyempre alam ko. Dahil pinupuntahan niya agad. Pinupuntahan ka niya agad? Ay, ang sweet naman ni Papa Jan. Tamsa, ko talaga. Sobra ka. Malakas na batok ang nakuha ni Jelay kay Tamara. Tumawa lang si Tamara at Rika. Ayan na pala siya mo. Baby Yam, come to Ninang Rika. We have something to talk about, baby. Mabilis namang bumaba si Yam at tumakbo kay Rika. Kinandong ito ni Rika. How are you, baby? I'm fine, Ninang Rika. Sagot ni Yam kay Rika. Akyat muna ako, bihis lang ako. Tumayo si Tamara at naglakad papuntang hagdan. Great decision, sabi ni Jelay. Nilingon ni Tamara, sila Jelay at Rika. Pagkaway umakyat na siya sa taas at iniwan ng dalawa. Yam, how's daddy and mommy? Agad na tanong ni Rika kay Yam, pagkakyat ni Tamara. Fine, sagot ni Yam na parang hindi sigurado. Parang hindi ka sure eh. Have you seen mommy and daddy kiss and hug each other? Dati po, pero ngayon hindi na po. That's bad. Dapat ang mommy at daddy lagi nagkikiss, right Ninang Rika? Tumingin si Jelay kay Rika. Yes, Yam. Sabi nila pag hindi nagkikiss ang mommy at daddy, it means they don't love each other. Gusto mo ba yun? No, I don't like that. Mommy and daddy love each other. Mabilis na sagot ni Yam. Kaya dapat, lagi silang malapit. Dapat lagi silang nag-hug at kiss. Ikaw magsasabi dapat nun sa kanila. Pag hindi nila ginawa, iyakan mo. Dagdag ni Rika. Dapat din magkatabi sila sa bed. Gusto mo ba ng baby sister and baby brother? Jelay asked. Yes! I want baby brother and baby sister. Masiglang sabi ni Yam. So dapat magtabi sila sa bed. Dapat lagi silang mag-hug at magkikiss. Kasi pag hindi nila ginawa yun, hindi sila bibigyan ni Papa God ng babies. Sabi ni Rika. Hoy! Ano mga kalokohan na naman sinasabi niyo sa anak ko ah? Mga witch ninang? Napaayos ang upo ang dalawa pagkarinig nila kay Tamara.
Don't tell to mommy about this, ha? Bulong ni Rika kay Yam. Tumango naman si Yam. Tinuturuan lang namin si Yam ng good manners and right conduct, sagot ni Jelay. Talaga kayo pa ang mga nagtuturo niyan, ha? Bumungis-ngis lang ang dalawa. After nilang mag-dinner kasama sila Rika, umakyat at hinarap ni Tamara ang kailangan niyang tapusin ng mga trabaho. Mga isang oras niyang ginugol ang sarili sa harap ng laptop niya. Tumayo siya at nagunat-unat siya. Nakapangtulog na rin siya. Tiningnan niya ang oras sa laptop. 10 o'clock na. Nagtungo siya sa pinto at lumabas. Tumingin muna siya sa kwarto ni John bago siya tuluyang bumaba para uminom ng tubig. Naisip niyang mamaya na siya pupunta para i-check si Yam. Pagbaba niya, tumungo siya sa kusina pero nakita niya ang mag-ama na nakaupo sa maliit na lamesa na nasa kitchen. Kumakain ng dalawa ng ice cream. John, anong ginagawa niyo? Sabay nagangat ng ulo ang mag-ama at sabay ring umiti sa kanya. You want ice cream, mommy? Bibi? Sabay din ng mag-ama. Napapikit at napakuskos ng noo si Tamara gamit ang hintuturo niya dahil sa itsura ng dalawa. Inaamin niyang cute talagang tingnan ang mag-ama sa mga kilos nito. John, bakit mo pinapakain ng ice cream? Late na, gatas dapat ang iniinom niya pag ganitong oras. May milk naman to, Tams. Tsaka konti lang naman eh. Anong konti? A gallon of ice cream? Konti yan? Tag-isang gallon ng ice cream kasi ang nasa tapat ng mag-ama at doon pa sila mismo kumuha na kinakain nila. Hindi gumamit ng kahit anong lalagyan. Lumapit si Tamara kay Yam at kinuha ang ice cream. That's enough, Yam. Magkakasakit ka niyan eh. Ikaw, John, alamin mo ang dapat at hindi dapat para sa anak ko. Pag ito nagkasakit, malalagot ka talaga sa akin. Enough na yan, Yam. Bukas na uli. Budget na naman ako kay mommy. Tumuloy si Tamara sa kwarto ni John, nagpunta ng bathroom at pinag-toothbrush niya muna si Yam. Pagkatapos magsipilyo ni Yam, muli silang lumabas. Nandun na rin si John. Ito naman ang pumasok sa bathroom. Pinahiga na ni Tamara si Yam sa kama. Sleep na. Mommy, tabi tayo ni Daddy. Sige na, sleep na. Lumabas na rin si John. Oo nga, mommy, tabi tayo. Hindi pwede, baby eh. Sige na, good night. Si Daddy na magpapatulog sa'yo. Mommy, please. Sleep with us, please. Di ba dapat ang mommy at daddy at baby tabi-tabing natutulog? Tama yun, baby. Mas magaling ka pa talaga sa mommy mo. Okay lang, baby, kahit hindi katabi ang daddy. Sige na, sleep na. Paano kayo bibigyan ni daddy ng baby kung hindi kayo tabi ni daddy? Ang galing-galing ng baby ko. Manang-mana sa daddy. Yam, hindi kailangan magkatabing matulog para lang bigyan ng baby ni Papa God. In time, baby, okay? Then kiss and hug daddy para bigyan mo na ako ng baby brother ni Papa God. Napanganga ng husto si Tamara sa sinabi ni Yam. Tumawa naman lalo ng malakas si John. Hoy John, ikaw ah, anong pinagtuturo mo sa anak ko? Ako, wala. Wala ko tinuturo dyan. Sige na, matulog ka na ha. Tatabihan na lang kita. Nag-unan si Tamara sa dalawang pinagpatong na unan. Tuwang-tuwa naman si Yam, lalo na si John. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Yung kalokohan mo umiiral na naman. Hindi ako ganun ha. Ako ang ginaganun. Hindi ako ang nanggaganun. Kung hindi ka ganun, bakit may nangyari sa atin noon? Kahit hindi mo ako kilala. Mapagsamantala ka. Dapat nga dinimanda kita eh. Tams, baby, as far as I know, ikaw ang pumasok sa kwarto ko. Kung tutusin, ako nga dapat ang magdimanda, sabi ni John. Pero ayos na yun, pinapatawad na kita. Pero alam mo, Tamara, kung anong pinagsisihan ko sa nangyari noon sa atin? Tumigil ito sandali, nag-aantay naman si Tamara nang susunod na sasabihin ito. Sana pala binuksan ko ang ilaw noon. Sana nakita ko ang kagandahan ng kata... Ah! Bakit? Pinalo ni Tamara ang tiyan ito ng pagkalakas-lakas. Ang loko mo, tumahimik ka na. Kundi makakatikim ka talaga sa akin. Napasigaw na si Tamara ng husto pero tumawa lang si John. Umiyak naman bigla si Yam. Bakit, baby? Tarantang humukod si John at Tamara kay Yam. You don't love me. You're always fighting. No, baby, we love you. We're not fighting. We're just playing. Yes, playing. Right, daddy? Pilit na umiti si Tamara kay John. No, baby. Mommy always shouts at me. She's always been mad at me. Kuwawa naman si daddy. Humiga ulit si John. Masama naman ang tingin ni Tamara dito. Ayan yan mo. Look at mommy oh. Papaluin na naman ako niyan. I'm not bad, baby. Nakangiting sabi niya.
Bigla namang umangat uli ng higa si John at nilapit ang sarili kay Tamara. Talaga? Then prove it. Kiss me, baby. Ngumiti ng pil yung ngiti si John. Tumingin uli si Tamara kay Yam na akala mo nag-aantay ng gagawin niya. Bigla nalang kinawit ni Tamara ang isa niyang kamay sa batok ni John at marahas niyang hinatak palapit sa kanya. Nasa side ng ulo ni John ang mukha ni Tamara malapit sa tenga. Gusto mo ng halik? Bulong ni Tamara sabay kagat sa tenga ni John. Napasigaw si John dahil sa lakas ng kagat nito. Binitawan niya ito. Sige, magsumbong ka. Grabe, the best kiss ever. Sabi ni John habang himas-himas ang tenga niya. Humiga na lang si Tamara at tinapik-tapik ang brasa ni Yam. Humiga din si John patagilid. Kaya magkaharap ang mukha nila nito. Nagustuhan mo ba ang mga bulaklak na pinadala ko? Hindi, masyadong istorbo. Nakakasikip sa office. Saan kayo nagpunta ni Mike? It's none of your business. Naliligaw na ba siya sa'yo? Should I answer that? It's too personal. Bigla siya nang iwas ang tingin. Bigla siyang nailang sa titig nito dahil kung kanina punong-puno ng kapilyuhan at sayang mata nito, ngayon sobrang lamlam at lungkot ang makikita sa mata nito. Tamara, tingin ko dapat hindi ka nagpapaligaw. Hindi magandang tingnan, may anak ka na. Eh bakit niligawan mo ako nun? Tamara, iba yun. Ako naman ang tatay ni Yam. Biglang-bigla parang nag-iinit na naman ang ulo ni Tamara. Oo nga pala. Hindi pala totoo yun. Ginawa mo lang yun dahil kay Yam. Tamara, hindi ganun yun. Utang na loob dyan. Huwag mo sabihin sa akin kung ano ang tama at mali. At kung ano at hindi ko dapat gawin. Wala ka rin pakialam kung kanino ko gusto magpaligaw. Biglang bumangon si Tamara at walang sabi-sabing umalis ito. Tulog na rin naman si Yam. Napahilamos na lang si John sa sariling mukha. Nang makatulog si Yam, lumipat na si Tamara ng kwarto. Pero nagising siya ng mga katok. Bumangon siya at binuksan ng pinto. John, bakit? Si Yam kasi. Bakit? Anong mangyari kay Yam? Nilalagnat. Yan na nga ba sinasabi ko, ikaw kasi. Ang init nga. Dali natin sa ospital. Kunin mo lang ang gamit ni Yam. Utos niya, agad namang sinunod ni John. Kinuha ang isang bag. Kinuha niya ang thermometer at agad na inipit sa kilikili ng bata. Nilagyan niya rin ito ng cold fever sa noo. Gamot ni Yam yung paracetamol. Mabilis na kinuha ni John ang gamot at ang isang basong tubig na nasa lamesa na natatakpan. Inantay ni Tamara na matapos ang pagkuha niya ng temperature bago niya ginising si Yam at pinainom ng gamot. Gagaling ka na baby, sleep ka na uli. Mommy, hug mo ako. Daddy, please hug mo din ako. Hindi naman kumilos si John na nakatayo sa gilid ng kama dahil alam niyang hindi papayag si Tamara. Daddy, please. Hindi mo ba narinig ang anak mo? Pagtataray naman ni Tamara. Napangiti naman si John. Binuksan lang niya ang lampshade at pinatay ang ilaw. Tsaka siya tumabi kay Yam. Dahan-dahan itong niyakap si Yam. Mommy, hug mo si Daddy please. Hindi kumilos si Tamara pero nag-please na naman si Yam. Kaya pinatong na lang niya ang kamay niya sa braso ni John. Gustong umiti ni John pero pinipigilan niya dahil sa sama ng tingin sa kanya ni Tamara. Ito na nga ba ang simula ng pagkakamabutihan ni Nadia at Tamara? Kailan kaya malalaman ni John ang tungkol sa sinabi ni Martina?